Hello po sa inyong lahat, magandang araw po ulit. Welcome back po ulit sa aking YouTube channel, Simple House Vlog. Ngayon po ang bahay na ito ay bahay ni Ma'am Lenny at Sir Henry. Ituloy niyo lang ang panonood para malaman niyo ang floor plan at iba pang design at magkano ang nagastos sa bahay na ito. At mag-like na rin at mag-subscribe sa aking channel para updated kayo sa mga susunod pang video ng bahay sa aking channel. Sila nga po pala ang may-ari ng bahay, si Sir Henry at Ma'am Lenny. 3 years na po silang kasal noong December 2017. At hanggang ngayon po ay sila po ay OFW sa bansang Taiwan. At 7 years na po silang nagtatrabaho doon. Narito po ang floor plan ng kanilang bahay. Meron po itong 3 bedroom, 1 bathroom toilet, 1 kitchen, 1 dining, 1 living area at isang terrace. At may sukat po ito na 8 by 12 meters or 96 square meter. At ito ang structural ng kanilang bahay. At sinimulang itong ipinatayo after nilang ikasal noong January 2018. Ang lupa nga po pala na pinagtayuan ng kanilang bahay ay sarili nilang lupa at pag-aari ng kanyang mister, kaya hindi na sila bumili ng lupa na pagtatayuan ng kanilang bahay. At ito ay matatagpuan sa Quirino, Luna, Apayao, Philippines. At ang mga bakal na ginamit para sa poste at sa beam ay 9mm, 10mm at 12mm at 16mm naman para sa wall. Sa hollow blocks ang nagamit dito ay more than 2,500 pieces. At sa simento naman ang nagamit dito ay more or less 300 bags. At narito naman ang pagkabit ng hamba para sa mga pintuan. At ang ginamit nila dito ay kahoy. About naman sa roofing, ang ginamit nila dito ay color roof long span rib type, color red. At ang magastos nila dito ay 130,000 pesos. At about naman sa trusses, ang ginamit nila dito ay wood trusses. At ang nagastos nila dito ay more or less 50,000 pesos. At ang bili na per order ay 32 pesos per board feet. Narito naman ang pag-finishing sa hamba ng mga bintana at pag-finishing sa mga wall. About nga pala sa worker at labor rate sa kanilang lugar, ang bayad sa foreman sa isang araw ay 700 pesos, sa skilled worker naman ay 500 pesos sa isang araw, at sa helper naman ay 350 pesos ang isang araw. At pagkatapos ng mga finishing ang wall sa loob at sa labas, ay ang sunod naman ay ang pagkakabit ng mga bintana. At ang nagastos para sa bintana at sa grills nito ay umabot sa 57,000 pesos.
narito na naman po, makakita ninyo ang paggawa sa kanilang kitchen, ang paglalagay ng tiles. At ang ginamit na tiles dito ay granite tiles. At narito naman ang bathroom toilet ng bahay na ito. Pinalagyan din nila ito ng lavatory. Narito ang pagkabit ng tiles sa flooring, sa room at sa salas at sa kitchen. At ang ginamit ditong tiles ay marble tiles na double coated. At sa kitchen naman ay granite tiles ang ginamit dito. At ang nagastos dito ay more or less 100,000 pesos. At ang tiles naman na ginamit para sa terrace ay tile cladding. At narito na ang kanilang bintana na may grills at nabanggit ko nga po kanina ang nagastos nila dito sa sliding windows at grills ay 57,000 pesos. At narito naman ang itsura ng ikinabit na spandrel sa labas. Pag-usapan naman natin ang nagastos para sa mga pinto sa main door. Ang ginamit dito ay nara na kahoy at ang nagastos dito ay 10,000 pesos. At para na naman sa tatlong room at exit door, Jimmy Linen na kahoy ang ginamit dito at ang isa ay 5,000 pesos. Bago po matapos ang video nito ay gusto ko lang magpasalamat sa may-ari ng bahay kay Sir Henry at Ma'am Lenny. Maraming salamat po sa pagtitiwala at pinigyan ninyo ako ng pagkakataon na ma-feature ang inyong bahay sa aking channel. Maraming salamat po, God bless po at Mama bless it. Bahay nga po palang ito ay ginawa ng paunti-unti, iniipon muna nila ang kanilang sahod at saka sila magpapagawa ulit. Ganun po talaga magpagawa ng bahay ang isang OFW. Shoutout nga po pala sa lahat ng OFW na nagpapakahirap at nagtatrabaho sa ibang bansa para makapagpundar kanilang bahay na maari-arian at masuportahan ang kanilang pamilya sa Pilipinas. Mabuhay po kayo! At narito naman po ang kanilang terrace na naglalagay ng tiles. Ang ginamit nga po pala dito ay tiles cladding. Nabanggit ko nga po pala kanina ang nagastos sa lahat ng tiles, sa tile grout, tile trim, tile adhesive, cement at iba pa ay more or less 100,000 pesos. Narito na po ang kanilang dream house na natapos na at ang total estimated na nagastos nila dito materials and labor ay umabot sa 1 million pesos.
tanggulang na lang dito ay kisame sa loob, pintura sa labas at sa loob, at railing sa may kwarto sa loob. At hanggang dito na lang po ang aking video at sana po nakatulong kahit kaunti ang video na ito. Nakakuha kayo ng idea sa bahay na ito. Maraming salamat nga po pala ulit sa mga nanonood at nag-subscribe sa aking channel. God bless po sa ating lahat.